natin na topic is on good animal husbandry practices. Mukhang ito yung maraming questions, Doc, no? So I will let sino mag-i-introduce ng ating speaker. Si Doc Alpha ba o si Ate Brooke? Ako po, ma. Okay, so share ko lang yung ating speaker, next speaker natin for today. Okay po. Our speaker for GAHAP certification is Dr. Lourdes Ersando. She works at the Bureau of Animal Industry as veterinarian 3. She's been a GAHAP inspector since GAHAP started and worked as an animal welfare inspector for 8 years. Without further ado, let's hear from Dr. Lourdes. Hello po, Dr. Lourdes. Hi, Ate Odette. Good morning. Narinig niyo na ba kami? Hi, Dr. Odette. Narinig niyo na po ba kami? Saan niyo na po ang picture ko? Maganda, di ba? Siyempre, ano po kayo? Ako narinig niyo. Alangan, siyempre, in-stop ka namin. Narinig niyo ako? Apo. Hello. Apo, Doc. We hear you loud and clear. Nakikita niyo na po sa screen yung inyong na presentation. Apo. Saan niyo nakuha picture ko? Ang ganda nga eh, Doc. You look so young and carefree. So, sinishare na po ni Doc Alpha yung presentation yung niyo, Doc. Yung picture ko, saan niyo nakuha? Narinig mo ba kami, Ate Odette? Okay, so I'm also including Doc Joe David sa ating screen in case magkaroon ng technical problem si Doc Odette. Doc Joe, are you there? Yes, Doc. Hi. Good morning. Yan. Very good. Perfect. So, Ate Odette, Doc Odette, sinama din namin si Doc Joe dito in case magkaroon tayo ng technical problem later on with the connection. So, kita na po ba natin yung PowerPoint? Laki-lakihan ng konti. Lakihan pa? Yan. Naka-ano kasi siya, naka-PDF, so... Pilitin ko na. Okay. So, next slide. Sorry. Sige. Doc Joe, ready ka? Okay, simula po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa BAPS. Silang nag-promote ng GAHAP Swine. Kasi ito ho ay parang late 2019 na approved sa DA. Then inabot na ng COVID. Mga misisimula na. So, nag-start po ang GAHAP. Wala pa po kasi dyan eh. Parang nasa next slide. BAPS po ang Mi, pakitaas mo nga muna doon sa galing sa inyo. Eto? Eto? Yan? Hello, yan. Hello? Meron ba? Yan ba? Ayan. Hindi, yung isa yung galing sa iyan. Sige po. So, ayan. Dito po tayo magsimula. Ito, ayan. Ito ang GAHAP at noon hong, yan, yan. Na, sige. So, ito ho ay simula 2011. So, ang nagmamadin. Yung kabila, Food Safety ang regulatory agency. Eben, BAPS pa po ang
agencies under DA. So, sige, next na, next na, next na. Pa next. Next, please. So, the Food Safety Act of 2013, sabi po doon ay BAE ang regulatory agency. So, noong January 20, itin-transfer po sa ang HAP certification. Ate Odette, ay nawala na siya. Doc Joe, I think medyo naglalag yung internet ni Doc Odette. Yes, Doc. Paano po ba? Should I proceed? Yeah, i-chat ko lang si Doc Odette, pero meantime, we can proceed dun sa presentation. Kasi medyo okay. Ano siya, intermittent. Alright. Baka pwedeng so, si Doc Joe muna, no? Tapos okay, siguro sa question and answer, sama ulit natin si Doc Odette. Sige, Doc. Okay, I'll just continue po the presentation of Dr. Lourdes Elizondo. So, as per Food Safety Act nga po of 2013, the GAHAP certification program was fully transferred to the Bureau of Animal Industry in January 2017 since the BAE is the regulatory agency po na responsible for food animal. Next slide po. Doc, I think Doc Odette is already here. Oo, pero parang maano pa yung nagpuputol-putol pa yata siya. Okay. Siguro sa okay. Q&A, pwedeng mag-bat in si Ate Odette. Okay lang ba? Okay po. Okay, so I'll just proceed with the presentation na lang. Then, pwede po siguro si Doc Odette with the certification procedure? Sige. Alright. So, simply put, the GAHAP certification program issues GAHAP certificate to those farms complying to the Philippine National Standards or the Code of GAHAP and its species-specific counterpart po. Next slide, Doc. So, ito po, nasabi na rin to ni Doc Gary kanina sa presentation niya. No? So, the objective of GAHAP is, of course, to produce farm products that are safe and fit for human consumption. So, that includes yung meat, yung egg, and honey. And ensure both the animal safety and the worker safety without degradation to the environment. Next slide. So, GAHAP covers requirements or minimum requirements for the production, handling, transportation, and storage of animals and its products within the farm in both commercial and backyard rearing. So, hindi lang po pang commercial, no? Pati mga backyard farms, we encourage na maging GAHAP certified sila. Next po. So I think it is also presented dun sa presentation ni Doc Gary. So ito po yung mga requirements under the GAHAP standard. So we have requirements for farm operators and workers, farm location, animal housing and facilities, farm management, environmental management. And then yung review and evaluation of practices, kailangan po to para to ensure na maintain yung GAHAP yung pagiging GAHAP certified ng farm. Ayan. So to date, ayan na po, we have already 10 standards. So yung PNS BAF 62008 po, yun po yung tatawag namin na parang siya yung generic or yung mother of all the GAHAP standards. Then up to date po marami na tayong mga standards specific, like meron na tayo specific for chickens, for honeybee, beekeeping practices, dairy cattle and water buffalo, beef cattle and buffalo, goat, sheep, hatchery, swine, and very recent po yung standards na for swine and ducks. Okay.
So, sa team po, sa GAHAP, Good Animal Husbandry Practices, meron po tayong tinatawag na National Region and Regional GAHAP Inspector. So, ito po yung mga nag-a-assess ng inyong mga farms if they are complying to the standards. So, to date, we have 65 trained GAHAP inspectors nationwide. Ayan, so parang breakdown lang po na, no? 70, we have 70 regional GAHAP inspectors and 6 secretariat. So yung mga secretariat po, ito po yung from Bureau of Animal Industry po. Okay. So, here are the GAHAP Certification Program activities for 2019. So, we have a consultative meeting with NMIS and EMB and the Jollibee Roadmap meeting. So, yung Jollibee Food Corporation po, they initiate na parang they want na yung mga source farm nila ay mga GAHAP Certified farm po. So, we have a meeting para po i-plan kung paano na nagiging GAHAP certified yung lahat ng mga farms nila. Then, yan, magkaroon po kami ng GAHAP trainers training. Then, we also... Hello, Doc. You're gone. Doc Joe... Doc Joe, are you there? Doc Joe, sasama na ako ng iba pang mga taga-bae dito sa screen. Hello po, Doc. Yes po, nawala po. Doc, si Doc Jess po ito. Bali, ako na lang po magko-continue if wala po sila. Hello? Okay. Okay po. Bali, sa Good Animal Husbandry Practices po, nagkaroon tayo ng iba-ibang activities last year from January to October. Next slide po. So ito po yung mga activities natin. Noong January 18, nagkaroon po ng consultative meeting ang GAHAP with NMIS. And then another consultative meeting with the DNR, EMB, noong February last year. And initial GAHAP certification committee meeting po na gina po sa Bureau of Animal Industry noong January last year. And then nagkaroon din po tayo ng Jollibee Roadmap meeting noong March last year po. Okay po, next po. And bukod po doon, GAHAP po, nagkaroon po tayo ng Good Animal Husbandry Trainers Training noong March to 2019. So, nag-conduct po dito ng mga iba't ibang pag-training sa mga trainers natin with the GAHAP. And then, awareness campaign po sa Region 11. Noong August 7 to August 9, 2019 po sa, nag-iyan na po sa Davao. And awareness campaign sa Region 8 sa Leyte noong October 10, 2019. Nagkaroon din po tayo ng awareness campaign ng GAHAP sa barn. Nag-iyan na po sa Cotabato City. And GAHAP mid-year and workshop on the development of GAHAP checklist for swine. Nag-iyan na po sa Clark Pampanga. GAHAP year-end and workshop on the development of GAHAP checklist for hatchery and ducks. Nagyan na po sa Tagaytay noong 2019.
So yan po yung mga activities last year ng GAHAP. I think po ang status of GAHAP certification, si Doc Odette na po ang mag-represent ng since open na po. Okay ka na, Ate Odette? Are you there? Okay, good na. Narinig mo na ako? Yes, hello. Perfect. Okay. Ayan. Ayan ho yung ating mga applicants. Yun yung hanggang 2016, yan ho ay aplikante sa BAPS. Sa BAPS pa ho yan nag-apply. So yun hong mga yan, marami ho nagpo-question bakit hindi sila na-inspect. So meron ho tayong table assessment bago tayo mag-schedule ng inspection. So yun ho yan, 163. So baba ka, next me. Next slide. Yan. So yan ho ang naibigay namin na certificate, 66. Ang iba ho dyan ay bago, ang iba po dyan ay renewal. May mga farms na po na katulad ho ng progressive, regular po silang nagre-renew ng kanilang GAHAP certification. Next. Next, please. Ayan. Ayan yung current. Current na certified farms, 13. Sige po. Sige po, next. Ayan na po yung breakdown ng ating mga certified farms. Ano po sila? QPLC, Poultrex. Ayan. So, Doc, ayan ilan ng ano, ilan ng swine na na-certify? Swine farm. Eurofil at saka Robina 12. Dalawa. Hindi kasi kakarenew lang kasi ng progressive at biotech. Doon nga kami inabot ng lockdown. Ayaw nga pala. Okay, okay. So gusto lang natin sabihin doon sa ating mga viewers na hindi lang poultry farms po yung certified as of the moment. Meron po tayong mga swine farms na na-certified. Actually, may aplikante sa Cebu. Eh, inabot na nga ng lockdown. So, sorry. Sorry na lang. Okay. So, yan. Ito pa pala. Meron pa pala, ama. Meron pa pala. Itong piggery ng, ayan o, yung sa Pampanga. Kung ho yan. Yan ho ang supplier at may-ari ng press options. Yun pong lahat nilang farm na swine ay accredited na, ay certified na po. Yan po pala ang kasama. Apat, bali, apat, lima, anim, walo, siyam. Okay. Siyam ang swine farm. Yes. Ayan. So, sige. Next. Ayan. So, ayan na po. Ito na po ang mga papel. Nagagampanan ng mga pictures na nasa taas kanila sa kanina. So thank you po doon sa mga DA na participants. Alam ko na kayo ang partner namin sa pagtatrabaho sa GAHAP. So yun pong ating regional GAHAP team, sila po yung nagpe-pre-assess ng mga applicants for GAHAP certification. Sila din po ang nagbibigay ng technical assistance. Kasama po nila kadalasan yung mga LGUs na na-trained sa GAHAP. Ang mga taga-region po kasi ay nagte-train sila ng mga LGU para makasama nila para sa pre-assessment po ng ating mga farm. So after inspection nila, yan na po, National GAHAP Team. So yan po, mga taga-BAI at saka yung ang mga GAHAP Inspector kasama po yung Regional GAHAP Inspectors. Sila po ang magkoconduct ng inspection ng farms na in-endorse nung galing sa region para sa compliance ng GAHAP standard. Next. Next. So yan. Ayan po yung mga farms na gustong mag-apply. Ayan po yung mga willing kanina. So ayan na po. Pag po gusto nating mag-apply, magawa po tayo ng letter of intent. Ayan po ang sample ng ating application form na pipilapan. Pilapan po natin sila lahat.
Ayan, nakikita po natin sila. O next, me. Ayan, ayan po ang kasama ng application form. Sige, go. Go. Sige, next. Ayan. Yan po yung mga requirements na kailangan nating i-submit upon application. Ay, kasama po yan dun sa form. So, eto po yung, yan pa. Sige. Sige, mahaba-haba po yung application na yan. So, sige, next. Next me. Yan. So, ayan po yung ating mga isasubmit. Municipal city licenses. O, kailangan po natin yan. Certificate of registration. Environmental compliance. Farm of organizational profile, track record of the farm, production flow chart, at saka po yung ating operation manual. So yan po ay ibibigay nyo sa amin or sa region kasama po nung ating application form. Okay, go. Yan. Yan po. Kasama po yung mga yan. So, kasama po itong mga yan. Nandun na po yan. Discharge permit, transport carrier, handlers, yung mga yan kasama po yan. Animal welfare, DNR, city, nabasa ko na to. Vicinity map, okay na yan, nandun na yun sa una. So, ayan po ang mga sample ng ating gagawin. So, ito po yung farm example po, yan ang farm, organizational profile, ano hong nangyari, sino ang mga tao-tao nyo sa bawat section ng inyong farm. So, next. Sample po yan. So, ayan. Ito po ang example ng inyong historical development. Ano hong nangyari sa inyong farm bago naging farm ninyo ngayon? Saan ho yan nagsimula? So, ayan po ang ating history. Ano nangyari? So, go. Next. Next po. Next. So, ayan. Production flow chart. Yan, papaano kung sa baboy, sa nagsisimula, breeder hanggang sa finisher, kung hanggang finisher kayo. Papaano ho ang inyong flow ng inyong takbo ng inyong farm. So, saan siya manggagaling at saan siya pupunta. Sige, next. Next. Yan. Ito naman po yung ating sa nilalaman ng ating manual. Biosecurity measure, animal health program, vaccination, deworming program, feeding program, quarantine procedure, waste disposal, ayan po, at saka yung pest control. Yan yung kadalasang nilalaman ng ating operational manual. Next. So, meron din po kayong isasubmit na vicinity map para just in case po napupunta kami, alam namin kung paano kami pumunta at paano namin mararating ang inyong farm. Kadalasan po yan pagka mga land trip, kami ang pumupunta, bagaman ang mga farm home minsan ayaw magpapunta kasi ang amin daw sasakyan ay kung saan saan nagpupunta. Baka daw kami makapagdala ng sakit sa farm nila. So next, so ituro nyo na lang yan. Sige. So yan, vicinity map din niya ako. Sige. So ito yung mga samples pa rin. So mayor's permit, sige, go. Yung next, kukuhanin ho natin yung sa munisipyo, yung mga DTI. Yan ho, itong mga sumusunod na ipinepresent ko, yan po yung mga requirements natin na isasubmit nyo sa amin or sa region pag sasubmit ninyo ng application. Ayan po yung mga samples para ho hindi kayo nalilito. So next, so tingnan ho rin yan ng mga inspector at saka ng mga aplikante. Ito po yung DNR compliance, ito ho yung ECC, pero mag-a-apply ho kayo dyan kasi meron hong mga farms, lalo na ho yung mga hindi naman piggery, yun hong mga ruminants, lalo na yung baka. Ang binibigay ho sa kanya ay certificate of non-coverage. Ang importante po, may apply tayo sa DNR. Next. Next. Yan. Animal welfare, diniscuss na po yan ni Doc Gary kanina, pero pupunta po kayo sa bahay niyan para mag-inspect sa inyong farm para bigyan kayo ng animal welfare registration. So, titingnan po namin yan. Sige. Next. Yan.
ito po sa bahay din kayo mag-a-apply kung ang inyo pong kids ay hindi sariling mix. Kung meron ho kayong manufacturing, ayan, dapat ho, meron ho kayong, kung kayo may feed mill, meron ho kayong registration. Pag ho, sariling mix, bibigay ho kayo sa amin ng procurement records. Next. Handlers, amin din po yan ina-apply sa animal health and welfare. Handlers, so ang kasama ho niyan ay, next po. Yan. Ang kasama ho niyan ay carrier registration, land transport carrier. Yan ho'y kadalasang magkasama. Handlers at land transport carrier registration. Sa animal health and welfare din po yan ina-apply. Katulad din po noong animal welfare registration, sa animal health and welfare din po yan ina-apply. Pero yan po mga yan, kadalasan po yung malalayong provinces, doon na po ina-apply. Lalo na po yung sa PIDS, may PID inspector na din po ang mga regions. Next. Yan. Ito po ang isa sa pinakamalaking problema. Discharge permit, DNR po ito. Kung kayo po ay taga dito sa nasasakop ng LLDA, pwede po sa LLDA kayo kukuha ng discharge permit. Pero yun pong karamihan, ang discharge permit mo ay galing sa DNR. Ito po ay kadalasang itini-apply ng ating pollution control officer ng ating mga farms. Next. Yan. So yun. Nakita na po natin ang ating mga requirement na isasubmit pag nag-apply. It's either sa region or sa bahay. So, ayan ho, kung kayo po ay aplikante, ayan ho, taong may dalang pangkuha ng damo, yan. Ayan ho ang aplikante. So, mag-a-apply po kayo sa region, kasama po yung mga nabanggit kong application at saka mga attachment. Go. Next, please. Yan. So, pagdating po sa region, meron po sila doong regional GAHAP team. So, i-assess po nila yung table assessment, yung mga papeles na pinakita ko kanina. I-check po nila lahat yon kung walang expired, kung okay. So, pag okay na po yon, pupunta po sila sa inyong farm. Kakausapin po nila kayo at sasabihin sa inyong okay na ang inyong application. Mag-i-schedule na sila ng inspection sa inyong facilities. Yan po. So, pag na-pre-assess na ho sa table, pupunta na ho sila sa farm. So, pagdating ho sa farm, yun ang sinubmit ninyo, titingnan pa din ho namin yung mga iba doon, yung mga original kasi Xerox lang po binigay nyo sa amin. At may additional pa po tayong mga ibang requirements pagdating natin sa farm. So, after po ng farm inspection ng mga facilities, ng mga baboy, ng mga tao, titingnan pa rin ho natin yung completeness ng inyong papel. Next. Next. So, yun. Yan ho. Kung regional GAHAP team, ayun ho yung sa taas. Okay, kung ang inyong papeles, inspection, wala ho silang nakitang non-compliances. So, pag okay na ho yan, yun ho ay endorse sa amin sa BAI, sa GAHAP Secretariat. Pero pagka po naman may non-compliances, tutulungan po kayo ng regional GAHAP team kung paano nyo gagawin yung non-compliances nyo. So, pwede ho kayo magtanong sa kanila kung anong yung gagawin. So, pag-uusapan din po nyo kung kailan nyo yun matatapos. So, pag okay na po na natapos nyo na ulit ang inyong non-compliances, pupunta ho kayo dun sa green. Yun hong red na down, thumbs down, magiging thumbs up na po yan. At ang inyong mga papel ay i-endorse na sa amin. Next. Doc, interrupt lang kita saglit. Kasi may mga questions nung presentation kanina ni Doc Gary. Halimbawa, okay. Ito. Tanong ni Ma'am Krishbelihe. Kung makakakuha ba daw siya ng GAP certification kahit student siya? Basta may form ka na makakakomply ka. Teka muna, tanong ko lang, estudyante ka?
pero may ari siya ng farm. May ari ka ba ng farm? Yun po. Ma'am, kasi po yung certification is for farm practices. So kung regardless kung estudyante, kung OFW, kung senior citizen, kung basta may farm, tapos yung pong inyong farm ay compliant dun sa ating standard, pwede po kayo makakuha ng certificate. Kahap certificate. Tapos may another question pa, Doc Odette. Ito, free ba yung kahap certification at may expiration ba siya? Opo. Free pa po yan. Dun ho sa dulo, sasabihin kong pag-initial, ay expired po yan for 1 year. And 2 years after pag-renewal na. Free pa po yan ngayon. So mag-apply na ho kayo. Kasi nasa pag-ho yan yung naging compulsory, magkakabayad na yan. Yun po. Okay. So habang libre pa daw po, we invite everyone to seek certification po on GAHAP kasi sinasagot pa po siya ng Bureau of Animal Industry. Tama po ba? Okay. Apo. Tapos another question po, soft copy daw ng operations manual. Meron ba tayo? Ma'am, ang operations manual ho sa inyo ho yan. Operations manual nyo ho. Anong ibig nyo pong sabihin ng operations manual namin? Opo. Actually, ma'am, yung pong mga pinakita kanina ni Doc Odette, like ano yung mga dapat laman ng operations manual, yun po yung magiging parang pattern ninyo, ano yung lalamanin ng operations manual. Ano po kasi yan eh, per farm, iba-iba po yung kanilang manual of operations, pero the minimum requirements na dapat indicated po dun sa manual is naka-prescribe po dun sa ating standard. I think pinresent po yun kanina ni Doc Gary, tsaka po ni Doc Odette. So, sabi naman po natin kanina, you'll be having the copy of this presentation and other materials regarding about the seminar. So, dun po mag-guide po kayo kasi naka-indicate po dun lahat. And last na, Ate Odette, meron pa pong isang question dito, ang of grave national concern. Good morning po. Same requirements daw po ba ang hinihingi natin sa backyard? Ngayon po, yun pa, wala naman pa pong standard, kundi yan. Pero, ngayon po ay gumagawa ng paraan para yung mga backyard ay ma-certify nang hindi kasing taas doon ng requirements doon sa GAHAP standard. So, actually, last 2 days ago lang po, nag-meeting kami with isang dating director and nandun pa rin po tayo kasama ho ng BAPS yung ladderized na certification. So pag na-okay na ho yun, siguro makakapag-provide na rin tayo ng lower requirements para sa mga backyard na hindi kasing taas ng requirements dun sa GAHAP certification today. Sige po. Sige, Doc Odette. Next na po. Yun. So, natapos ho ako doon kanina sa nag-okay na ang regional GAHAP. So, yun hong regional GAHAP, ang sabi po doon ay i-endorse niya sa GAHAP Secretariat. So, eto po. Yan pong slide na yan. Sabay na po yan. So, galing po kayo yun pong inyong application, galing sa region. Okay na kayo, in-endorse na kayo sa GAHAP Secretariat sa BAI. So, check-checkin ulit nila yung completeness ng inyong mga papel. So, ina-expect naman namin na okay na yan kasi na-check na yan ng region. So, pagka-check po niyan, next. Apo. Next. So, ayan na. Pagkagaling ng GAHAP Secretariat, yan. So, mag-uusap po tayo and inform po namin kayo na okay na yung inyong application. Then, amin din pong i-inform yung region kung saan under ang inyong farm. Kung Region 11, masusulat po kami sa DA Region 11 para sabihin na inyong farm ninyo na nandyan sa Region 11
ay ready for gahap inspection. So, magko-coordinate po tayo sa isa't isa at yon. Ayusin na po natin yung gahap, national gahap, regional gahap, plus gahap secretariat to visit the farm. Next. Yun. So, yun po. So, pag naayos na po natin yun, punta tayo sa Region 11. O, yun ang aplikante, Region 11. So, itong baboy, eh, ang mga farm ho dyan, eh, mga 5 araw kaming tulog bago kami papasukin sa farm. Kadalasan ho dyan ay may downtime na pagkahaba-haba. So, yan po. Pag ho natapos na yung aming downtime, pupunta na po tayo sa farm. Normally, so, Doc, ang downtime nyo, Luzon, Visayas, Mindanao, the same? Like, ilang araw? Iba-iba po. Hindi. Mindanao, alam naman natin, Huwebes yan. Lunes ka pupunta, Huwebes. May mga iba na 3 days. Yung sa Pangasinan, 2 days. Ay, ganun. Iba-iba. So, ayan. So, pagdating po natin sa farm, para po tayo magkakilakilala dahil sa papel lang naman po tayo nag-uusap at sa telepono. So, magkakaroon po tayo ng opening meeting. Magpapakilala po kami, sino-sino po ba kaming mga inspector. At kayo naman po, para maging friends tayo, eh, magpapakilala din po kayo sa amin. Ang iba kong mga farms, nagpapakita pa sila ng paano ba yung kanilang, paano tumatakbo yung kanilang farm. So, yun po, ipapakita nyo. Then, pag-uusapan ho natin kung paano ba yung itinerary natin sa pag-i-inspect. Uunahin ba natin ang inspection or uunahin natin? Kasi may additional pa pong checking ng mga documents. May mga farms po na gusto nila nag-i-inspect muna kasi lalo na po yung malayo, mainit na pag naglakad kung after mag-check pa kami ng document. So, pag-uusapan po natin yun. So, after po noon, mapag-usapan natin yan. So, ayun po, kung ano ang yung protocol doon, kung maliligo kami, magpapalit or what. Then, mag-i-inspect na po tayo. Andun po tayo sa inspection proper. So, inspeksyonan po natin ang facilities. Tingnan natin kung anong sinasabi sa ating standard. Tingnan po natin ang mga hayop, kung nasusunod ba nila yung animal welfare or iba pa. Tingnan po natin din yung employees. Ano ho ba ang sabi ninyo doon sa inyong manual kung ang employees nyo ay hubad magtrabaho or naka-uniform or what. So, titingnan po natin yan. Kasama po ang paligid kasi sabi po sa standard, hindi siya nagde-degrade sa environment. So, tingnan po natin kung maputik ba ang inyong environment, madubi or what. So, yan. Pagkatapos po niyan, yun ho mga inspector. Teka, mami, wala pa. Mi, baba, sorry, balik, sorry. Balik. Akala ko to. Sorry. Pagkatapos po niyang mag-inspect ng farm, yun po mga inspector ay mag-uusap muna. May amin hong pagsasama-samahin yung aming observations. Tatapusin po namin kung ano yung aming mga magagandang nakita sa inyo, magagandang yung practices. At pagsasama-samahin ho din namin yung aming non-compliances na nakita. Pagkatapos po noon, kakaroon po tayo ng closing meeting. So, ipe-present po namin sa inyo ang ano ba yung aming magandang nakita sa inyong farm na pwede naming maibahagi sa iba kung papayag kayo. Yan. So, ganun din po kung meron kaming non-compliances na nakita, atin din po yung pag-uusapan. Pag-uusapan po natin kung ano ang mga corrective measures at hanggang kailan nyo ito maisasamit. Next. Next po. Next. Yan. Ito po ay additional na mga requirements. Ito po ay proof doon sa standard na binasa ni Doc Gary kanina, present ni Doc Gary. Yun pong standard na yun ay tinranslate namin sa checklist. So, para ho masatisfy yung checklist, meron ho siyang sinabi kaninang training. So, titingnan ho namin ang certificate of training. So, yun hong mga medical certificate, yun ho yung nagre-represent na proof ninyo sa health ng inyong workers. So,
So, yun yung mga SSS, mga PhilHealth, yun ho. Then, titingnan din ho namin yung ibang mga papeles, yan, yung tungkol po doon sa, sabi niya, dapat po ay yung tubig kanina ay ma-check. So, titingnan po namin ang kopya ng inyong water potability test, ayan, soil analysis kung kailangan, breeding program, lalo na sa baboy, kasama ho diyan ng breeder, tapos yun yung mga individual breeding record, yan. So, titingnan ho namin yan. Yun sa medicine na sinabi ni Dr. Gary kanina, titingnan din ho namin yan, mga procurement, at saka ho, gamit ninyo ng gamot. So, yan mga yan ay aming titingnan pagdating doon. Though ang mga yan ho, karamihan dyan, ay naandoon na po yan sa inyong manual. Katulad po nung mga animal health program, deworming, yan po mga yan, feeding, vaccination, naandoon na po lahat yan sa inyong manual of operation. So, hindi na po magiging mahirap para sa inyo yan kasi alam ko maraming nagre-reklamo. Ang haba-haba daw niya kasi isang long band paper po yan pag aming ipinabigay na requirement. Pero yan po, mahaba lang ho siyang tingnan, pero ang karamihan po niyan ay naandun na sa ating manual of operation. Doc, may next, phone please. In question lang tayo. Next. Mag-entertain lang tayo ng question ulit. Doc, yes. Ulit. Yan. May tanong si Doc Sally. Yes. Si Doc Sally ay galing sa NMIS, no? Tanong lang niya kung meron daw tayong similar na system in terms of locally registration ng backyard farm. So mukhang ito yung nabanggit mo na kanina regarding dun sa level ng GAHAP certification. Oo, gagawin pa lang. Okay, tas meron wala pa po isa pa, nagpaplano pa lang ng lateralized. Okay. Tas yung isa pong question ito po, kung meron daw pong group certification sa GAHAP. Kasama po yan sa mga plans, pag nahirap, pag dahil kukunti naman ng mga taga-bahay at mga taga-regions, pinaplano po yung group certification, bagaman minsan ang may nagtanong sa akin yan, eh ang sabi po kasi dyan ay zero or none, ay all or none. Pagka daw po group certification, all or none daw po yan. So pag may isang pumalpak sa inyong ini-apply, wala na ho kayong registered, pero wala pa ho yan. Pinaplano pa ho yan at saka ho yung third party registration. Okay. Tapos may nagtatanong din po yung timeline daw po natin dun sa ladderized certification. Hindi ho namin makita pa, masabi pa namin kung paano yan. Kasi ayan, katulad nga ngayon, mahirap naman mag-meeting. Kasi dati pwedeng every week pinag-uusapan yan. Eh, kaso ngayon, mahirap. Ayan. So, wish namin na matapos na yan kasi nga ang daming nag-i-inquire para sa backlog. Okay. Actually, may draft naman na yan si Doc Jeff, yung ladderized. Okay. Tapos eto, mukhang dito interesado ang ating mga farmers, no? Kasi lagi nilang tinatanong, what's in it for us? Parang kung magpa-certify kami, anong makukuha namin dyan? So mukhang ang tanong ni Ma'am Brenda ngayon ay meron po bang value adding or premium price yung mga farm na certified sa GAHAP, so yung mga pigs nila or animals nila, nagkakaroon po ba siya ng value adding? Wala pa hong value added. Yan. So pero yun hong ang pag-ako ang tinanong ay lagi kong sinasabi na yung libre sa pagiging GAHAP, kung na yan, parang premium na sa'yo yan kasi libre yan eh. Pero katulad nga ho nung presentation kanina ng Progressive, may benefit silang nakuha sa pagiging GAHAP certified. Kasi kung wala po, ay sila ho yung unang certified at hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy yung kanilang GAHAP certification. I-add ko lang, Doc Odette, si Doc Choi, ha? Kasi meron siyang comments regarding dun sa ladderized certification. Hi, Doc Choi. Hi, Doc. Doc, nakamute po ata kayo, Doc. Yeah. Yan, okay. Doc. So, ganito, yung ladderized,
total naman ay hindi naman tayo masyadong nagkagagalaw na ngayon. Wala tayong masyadong biyak. Siguro, tawag dito, pwede natin siyang tapusin within the year for online meetings. Pwede po. And then I consider also to develop an online application system sa BAE or sa region niyo para yung nag-a-apply, hindi na nagpupunta doon para online na rin application ng mga requirements. Yung administrative requirements, yung application lang. The application process kasi ang dami ng mga dokumento yung sasubmit. Para, kasi nga iniiwasan natin ang mga face-to-face encounters. So siguro, baka alam ko, IT savvy naman yung director ng BAE. Siguro you can develop an online system for application. Para hindi na pupunta doon. Yung fill up na lang lahat sa online ngayon. Ganun. Parang mas ma-address na rin natin yung ease of doing business. Yung backyard, doon lang ako merong konting discomfort. Ano. Baka hindi siya, kung sa ladder rise, baka siya tinatawag na zero. Kasi sa ladder rise natin, meron 1, 2, 3, 4 or 1, 2, 3, 4, 5. Palagay ko magiging lima tayo kung sakasakali. One is the backyard. Tapos 2, 3, 4, 5 yung mga. Para lang ma-accommodate sila, let us have 5 ladders where one is the backyard. Okay, thank you. Ang suggestion po dyan ni Doc Bing, simpleng registration lang so alam natin na may mga farm na ganyan sa bawat lugar. May issue tayo na register. Ilagay natin siyang zero. At the zero yung registry. Lagay natin siya sa level zero. So, it's yun po namang farm registry. So, tawag nun. Lagay natin siya farm registry. Online. Opo. Yun hong sa online, nakadraft na po yan. Ginagawa na po yun doon sa isang section namin, yung tilahis. So, dine-develop na po nila yan, kaya lang ang dami kasing application sa amin, nauna nila yung sa quarantine. Ah, okay. Nauna nila yung sa quarantine at saka yung animal welfare. Okay, thank you. Thank you, Doc, for the suggestions po. Okay. Ay, Doc, wait lang. Doc Odette, meron pa pong isang questions on the visit. Surprise visit daw po ba yan? Surprise! Pwede pong surprise kung papayag ho ang farm. Kung papayag po ang farm, pwede kami. Pero karamihan ho ng farm ay ayaw ng surprise. So scheduled po siya, no? Scheduled siya. Kasi ang mga farm mismo ang ayaw. So, for the meantime po, Doc, etong question na to, possible ba na ma-approve ang backyard farm sa GAHAP certification ngayon? May experience na po ba tayo? Wala pa po. Wala pa pong so far backyard. Kasi ang requirement naman ay hindi ma-meet ng backyard. Okay. And then last, may number of heads po ba na requirement para ma-qualify? Wala naman po. Basta nakaka-comply kayo sa minimum standard for GAHAP certification. Okay. Okay, thank you po sa mga questions natin. Doc Odette, you can proceed po. Okay, next. Next na. So, yun. Tulad ng sa region, ayan, pag pumunta kami kasama ng regional GAHAP inspectors, pag okay na at walang problema, so endorsement na ho yan. So balik ulit tayo dun sa kung may non-compliances. Tanong ho ulit kayo sa regional GAHAP team para ho sila magturo sa inyo kung paanong gagawin dun sa non-compliances. Pero kadalasan po dyan, kung mga papel-papel lang naman yan, pinapadala na lang. Kasi kadalasan yung hindi pa nakukuha pero naka-apply na. So, okay na ho sa amin yan. Then, yan. May pag-uusapan mo tayo kung kailan nyo yan maisasubmit. Pag naisubmit niya ho yan, balik kayo doon. Magiging green kayo. Then, i-endorse po namin kayo. Sige, next.
So yun. Yan. So i-endorse po kayo ng GAHAP Secretariat. Sila ho yung gagawa ng endorsement. I-endorse po kayo doon sa GAHAP Certification Committee for Deliberation. So yun hong GAHAP Certification Committee, binubuo po yan ng division heads ng bawat division dito sa bahay. So pagmimitingan ho niya yan at kailangan ho namin itepensa yan kung bakit namin in-endorse yan. So pag in-okay na nila, so isasubmit na ho yan kay director, ipirmahan, at yun. Ayun na ho, may bahay na ho kayo, GAHAP certified. So next, ayun na, pasok na kayo doon sa GAHAP certified. So yan, ibibigay na ho niyan. Sayang ho, meron ho kasi kaming i-award dapat ng aming anniversary. Dangat hindi namin alam kung kailan kami magkaka-anniversary ulit. Ina-award ho namin yan para ho makita kung sino mga bagong GAHAP certified. Eh, sorry na lang po. Pero bibigay na lang ho namin. Ngayon ho, ini-email na lang namin yan. So eto ho yung sagot ko doon sa tanong kanina. Pag new applicant, valid for 1 year. Pag renewal, valid for 2 years. Next. So may expiration po siya. Hindi po siya forever. Expired siya. So yun. So meron ho yung monitoring. Yun hong pag 2 years na. Ayan. Imo-monitor ho namin yan within that certification year, certified years. So pag meron ho kaming nakita na hindi okay, lalo na ho dun sa mga banned drugs, eh, yun ho. Magagawa ho tayo ng revocation para sa inyong certification. Pero wala naman ho pang, wala pa naman hong nagkakaganyan so far. So, yun po. Next. Yun. Ready ka na ba? Last slide na ho to. Ready ka na ba? Magpag-ahap na. Certifying. Magpag-ahap certify na. So, yun po. Maraming pong salamat. Okay, Doc, maraming salamat. Pero marami pa pong may question sa inyo, no? So bago tayo mag-proceed dun sa ating short quiz, i-flag lang, i-flex lang natin yung iba pang questions po dito. Si Ma'am Lorraine, ano daw po yung definition natin ng backyard? And susundutin ko lang po siya ng question ni Doc Rosel. Hi, Doc Rosel. Nandito ka pala. Yung terminology daw po natin, instead of a backyard, magiging small scale na. I believe meron po tayong TWG on terminologies pagdating po dun sa mga applicable terms natin sa ano yun dito, sa practices. Tama po ba? Doc Odette. Hindi ko sure. Hindi ko sure. Pero dumidepende lang kasi ako dun sa Bureau of Agricultural Statistics eh. Kasi di ba doon ang start ng backyard ay one head. Okay. So siguro i-discuss na lang. Sinama ko na rin po si Doc Joe David tsaka si Doc Jezebel just in case you have any additional comments po or a clarification po dito sa mga questions, feel free po to raise them. So para po kay Ma'am Lorraine tsaka kay Doc Rosel. So I think the TWG would be discussing on the appropriate terminologies that we'll be using relevant po dito sa ating standard. Tapos, tingnan pa po natin iba. Ito po, tanong po ni Sir Ma'am Brenda, requirement po ba ang animal welfare registration para po yes, mag-GAHAP certified? Yes po. Requirement po yan. Kaya yan po ay nag-a-apply ka pa lang, requirement na po yan, animal welfare. Okay. Pero may mga times po na, para po mabawasan yung tao na pumapasok, sinasama na rin po namin yung animal welfare inspectors. Pero may inspector naman po niyan sa region. So sila na po rin kadalasan yung isinasama namin. Pero kailangan po yan. Okay. So, kailangan requirement daw po ang animal welfare registration. Tapos, may... Wala na ako. Ito po. Sana? Ito, hindi, marami pa. Wait.
From your endorsement po sa GAHAP Secretariat, how long po bago ma-release ang certificate? Depende po yan. Minsan, mga 3 days lang kung available po yung mga division heads. Tapos, ginagawan ho namin yan. Pag na-approve ho yan, kasi nakadraft na ho yung endorsement, papipirmahan na lang ho namin siya. Kung nag-meeting kami today, o papipirmahan na namin yung endorsement, then dadarhin na namin kay director. Yan po. Hi, Doc. Basta na ano po lahat ang pipirma. Doc, Joe? I think yung sinasabi dito is, Doc, from region, then i-endorse siya sa GAHAP Secretariat sa National. Ganun po. So, after po ma-endorse from region to the GAHAP Secretariat sa BAI, so mag-schedule po tayo ng inspection. So, yung inspection po, kasama po din yung regional GAHAP inspector, national GAHAP inspector, and then the secretariat. Yun nga po, yung diniscuss ni Doc Odette, so may process tayo dun sa inspection, may opening meeting, may yung iikot tayo sa farm, and then yung closing meeting. So, depende po, bago yung kung walang non-compliances na nakita, then mabilis mapaprocess yung certificate nyo. Ngayon, kung may non-compliances, then kailangan nyo po munang i-comply yun. Yung compliance nyo dun sa mga non-compliances na yun, kayo din po yung magde-determine kung gano'ng katagal. So, yun doon po. Doon so, po naka... Dok, paano, yun, dog, paano kaya na... Ay, sorry. Sige, Dok. Ano ko lang, kasi may katsata ko, kaklase ko na nag-join in din dito. Parang very thankful siya. So, tinatanong lang natin, siguro emphasize lang din natin sa audience, kasi may nabanggit kayo kanina, Dok, na regional GAHAP team. Tapos, iba pa yun sa regional GAHAP inspector. So, baka pwedeng ma-emphasize ano yung role nitong regional GAHAP team, kung napapabilis ba niya or mas napapabagal niya yung certificate or yung ano compliance standard. Tapos, saan ka ba pupunta para dito? Ayun hong regional GAHAP, sila ho yung nagpe-pre-assess. Yun hong GAHAP, mag-a-apply ho sila sa region. So, yun hong GAHAP team, kasama ho yung mga, kung meron kayong LGU na GAHAP inspectors. So, sila ho yung pupunta sa farm na una para po i-pre-assess at matulungan sila doon sa kanilang mga kailangan gawin. Kasi po, nung wala pa po ito, para pong nakakailang pabalik-balik, nung wala pa pong regional GAHAP team, parang nakaka-3 o 4 na balik po yung mga national inspectors. Pag po may regional, so yan po kadalasan ay na-assess na nila, natulungan na nila, na-check na nila yung mga papeles, na-check na nila yung farms, nakita na nila yung mga non-compliances at naituro na nila kung paano ang gagawin. So pag endorse po nga yan, katulad na sinasabi ni Joe, pag na-endorse po na yan sa amin at nakita namin na wala ng non-compliances, so pupuntahan na namin siya ng national team kasama yung regional. Pero yun yung regional GAHAP team na kasama sa pre-assessment ay hindi po yan kasama sa assessment ng assessment ng mga national. So kung okay naman ho yun, kadalasan pagdating namin doon, pagbalik namin, dala na namin lahat yung mga papeles at yun na. Okay. Okay na kami. Okay na sila. Question, kailan niyo daw po gagawing mandatory ang GAHAP certification? Pag-uusapan niya dapat. Plano pa lang ho yan. Pag-uusapan ho yan. Pero kung may clamor ho ang stakeholders na gawing mandatory, bae pa ba ang umayaw, di ba? Pero sure na may bayad yan eh. Kung clamor nyo, yayain nyo mga stakeholders nyo na sabihin sa bae na mandatory na yan. Okay, next po. May requirement po ba na breed para daw po maging certified, ma-certify na GAHAP? Mag-GAHAP certified? Wala po. Wala pong breed. Any. So, wala pong discrimination ito. Lahat po ng breed na pwede pong ipa-certify as long as intended po siya for breeding or for food use. Kasi yun po yung scope na sinabi kanina ni Doc Gary, no? Yung ating pong standard ay applicable for farm in production na intended for breeding and for farm
food use. Tapos next po, requirement po ba ang GAP certification sa backyards? So sabi po kanina, no, voluntary pa po siya. Hindi pa po siya requirement. Tapos, so ito, same question din po kanina, yung ano yung value adding. Ano daw po ang major edge ng mga certified to compared to non-certified? Actually, may isa po yung, naalala ko meron po isang farm na nag-apura sa amin na-accredit, i-certify yung kanilang farm. Kasi requirement po nung importing country, nag-ahap certified yung kanilang farm. Yun lang po. Yung isa sa mga na-share ni Ate Odette. So, yan po. Tsaka yung kung supplier kayo ng Jollibee, darating yung time na hindi na kayo makakapag-supply pag naging requirement ng Jollibee ang GAHAP certified na supplier. So, yun I po. I think, Doc, no, yung sa huli mong point, marami na, mas dumadami na yung markets ngayon na ginagawa siyang requirement para maging supplier ka, parang maging accredited. Mm-hmm. Parang nakakasama sa requirement ng accreditation yung GAHAP certification. Yes. So, yun siguro, no, isa sa magandang advantage kung iti-take advantage mo yung libreng certification ng government. Okay. So, ayan. Parang hindi po. Ay, sorry. Ito yung isang question. Ilan daw pong heads yung considered na small scale? So, nasagot na po natin to kanina na the TWG would still have to meet for this kasi para ma-establish po natin yung level or yung number of heads na ma-consider na small scale in collaboration po, no, with PSA and DNR. Kasi the PSA, meron po silang mga number of heads na dinedetermine po for their reporting. Tama po ba, Doc Odette? Doc Joe and Doc Jessica? Okay. Tapos, ito po yung next. Given daw po the COVID situation, do we have regional inspections lined up this year? Meron po ba kayo naka-line up? Actually, may na-line up kaming inspection. Hindi nga lang namin maituloy. Meron, pero actually, mga taga-region, may mga nag-inspect sila, isinasabay na nila sa, kasi may nagpapa-animal welfare inspection. Yung iba, medyo idinadamay na nila yung GAHAP. Parang inire-ready na nila just in case mag-apply sila. Meron, kasi last time may ipinost yung taga-region 2. Okay. So, yung complete schedule, I think it would be clarified or malalaman po natin dun sa GAHAP Secretariat. No? Sila po yung merong complete list nun. Ito, coming from the Philippine College of Swine Practitioners, so do we have any plan to revise the standard? So, I think sa standard po ito natanong sa BAHAPS. The PCSP develop a biosecurity level for both small scale and commercial scale. So gradually, nakamute ka. Ayan, so I think ito ang question ko. Doc? Sige, go ahead. We'll get back siguro dun sa question, no? We'll ask siguro Doc Gary if he's still on board. Baka pwede siyang pumasok sa studio ulit to give answer to this question. Pero yung Doc lang, may isang question, hindi ko alam kung na-skip natin. May tanong si Ma'am Zoraida, ilang inspection po ang ginagawa before pa-certified? So di ko sure kung nasagot natin siya kanina, Doc. Hindi pa ho. Depende ho yan sa inyong farm, depende ho sa inyong non-compliances. Kung pagdating ho ng mga inspector at na-satisfy yung aming checklist plus the requirements, may one time. So meron talaga one time inspection certified agad. Merong one time na pre-assessment. So pag okay siya sa pre-assessment, okay na agad siya. I-endorse na siya sa amin. So another inspection. Pero sa pre-assessment, merong one time. Pag maayos na agad. Depende ho sa may-ari ang itatagal ng kuan. So i-differentiate lang
po natin, no, yung sinasabi po ni Doc Odette na pre-assessment, it is performed by the regional GAHAP team. So, tama ba? Regional GAHAP team or region? When they assess the farm, tinutulungan din nila yung farm paano makakomply dun sa mga non-compliant nila as per dun sa assessment ng regional GAHAP team. So, ang difference po ng regional GAHAP team sa national sa inspection na gagawin ng BAI, yung sa regional GAHAP team, tinutulungan nila kayo para makakomply. Mm-hmm. Yung pong BAI at kung yung iba pa pong kasama nilang inspectors, nire-regulate na nila kayo. So, i-check na nila kung tama o mali yung ginawa po ninyo. So, I suggest maging friendly tayo dun sa ating regional GAHAP team kasi parang sila yung ating mga technical assistant pagdating po dun sa ating farm compliance. Kumbaga para sila, Doc, the libreng consultancy. So, kung may farm kayo, feeling nyo kaya nyo bang mag-comply sa standard, punta kayo sa regional office, inquire kayo sino ang members ng regional GAHAP team, and then you request formally for a pre-assessment. No? So, parang kumbaga, libre na yung certification, libre din yung assistance. So, pagpunta kila Doc Odek, parang planchado na lahat, more or less. Ano, Doc? Tama ba? Yes, opo. So, ito na po yung last question natin for this session, for this topic. Can you assess viability and guide? Hindi ko po siya masyadong maintindihan. Sorry po, Ma'am Mantinola. Shella, pero if you can clarify po later siguro or kaya po bang sagutin ng ating speaker yung clarification ni Ma'am? So, setting up a farm, can you assess viability and guide? Hindi ko rin kasi alam kung anong tinutukoy niya. So, Ma'am, kung you're still with us, kindly clarify na lang po later, no? This is our last question for this topic. Meron pa po tayong isang topic, last topic for today. Pero bago po tayo mag-proceed doon, let's call back Miss Brooklyn to join. Thank you po pala, Doc Odette. Thank you, Doc Joe and Doc Jezabel, for joining us for thank this, you, this session. So, sa mga uulitin, sa mga susunod po ulit, no? Invite namin kayo. Ano ba? Invite namin kayo and huwag kayong magsasawa na mag-participate sa aming activity. Marami pa to. So, mga next week ulit, ganun. Opo. Huh? Thank you. Huwag po muna kayong umalis sa studio kasi pag may question pa po on certification, we can still invite you sa studio to give clarification dun sa mga question. No? So, okay. they are still in the studio. Hindi nyo lang po sila makikita. Thank you. Sige. So, Ma'am Brooklyn, bigay ko lang po sa iyo ulit yung ating screen para po dun sa ating quiz time. Hello, ready po. Na po ba ulit kayo? Kindly open a browser po ulit sa inyo. Let's go to menti.com po. And input the new code 574555 and click submit. That's 574555. Tama, Brooke, no? Yes po, ma'am. Ito po. 74555. So hopefully po, you're still with us. Para may konting question lang po na kailangan tayong sagutin para maalala ninyo ano nga ba yung mga kailangan nyong gawin if you want to have your farm certified. So click yung like button ba? Tama ba? Yes, bro. Yes po, ma'am. Tapos may konti po tayong attendance check po uli. So I hope you're still with us. We have one more topic to go. Very short and very ano ba to? Napapanahon na topic on antimicrobial resistance. So I hope you will still join us after this very short quiz siguro. Okay ka na, bro? Yes po, ma'am. So ngayon po ay 51 pong ating participants.
raising to 54. Konting paalam pa ulit before joining the quiz, edit your name with the following format: full name dash and the name of your organization. For example, Juan de la Cruz dash VA BAFS. So ready na po? Ready na po. Currently, may 12 participants po tayo, 12 players. Okay. Tito, madami po tayo. I'll proceed po for the first question. Okay, first question. How many certificates were issued since the establishment of the certification program? A, 60, B, 163, C, 66, D, 70. So hopefully po, no, nakita nyo, naalala nyo kung ilan yung pinakita ni Doc Odette sa slide niya, kung ilan yung certificates. For Ma'am Sheila Montinola, if you're still with us, in-answer po namin doon sa chat group yung question ninyo. So we have still 20 seconds to go. So since daw the start, ilan na yung nabigay na certificates ng certification program? Is it 60, 163, 66, or 70? Time's so, group, ano kayang tamang answer? Also, it's 66. So, since the start of the certification program, the GAHAP program has issued 66 certificates. Yes, po. Tingnan po natin ang ating leaderboard. Fastest to submit her answer is Ms. Ritzel Palima of BTR. Bureau of the Treasury. Hi, Ritz. Good morning. Followed by Ms. Jennifer Salayon of BAPE. Umabot and tayo sa Bureau of Treasury. Hi, Ma'am Jen. Proceed po tayo for the second question. True or false, the GAHAP inspection team conduct pre-assessment to farms applying for GAHAP certification and provide technical assistance. True or false? Yun daw po bang GAHAP inspection team, do they conduct pre-assessment of farms? I think kung nakikinig po kayo kanina, it was emphasized parang several times if they conduct pre-assessment or not. So we have 33 more seconds to go. So true or false daw po. The GAHAP inspection team conduct pre-assessment to farms applying for GAHAP certification and do they provide technical assistance? 10 more seconds to go for this question. Again, please tune in. We have one more topic to go. So mag-overtime po tayo ng konti, no? I hope you will still be with us. Oh my okay? God. True or false? So hindi po nagbibigay ng pre-assessment ang GAHAP inspection team to farm. So we would like to reiterate po, ang nagbibigay po ng pre-assessment services ay regional GAHAP team. So ito po yung libreng technical assistance ng Department of Agriculture to farmers who would like to go to certification. So please go to your nearest DA regional field office and ask
for the members of the regional GAHAP team so that you can avail of the pre-assessment services of the Department of Agriculture. Sige, Brooke. So for our leaderboard po. Okay. Kasi ang region, ang GAHAP inspection team po, they only conduct inspection to check whether your farm is compliant or not with the standard. They do not conduct pre-assessment and they do not give technical assistance to for complying. So ito po ang trabaho ng regional GAHAP team. So hindi daw po kasi Rasha? Pwede ikaw ang nag-inspect at hindi ako yan. Rich yan eh. Si Rich. Rich Buffs. I think. I tried. Ang saya kasi pag may ano, pag may quiz. So again, if you want to avail of the pre-assessment services of the DA, go to your nearest regional field office. BAI po conducts inspection. So yes or no lang po yun, compliant or not compliant. Okay, for the last question, Brooke. For the last question, which of the following is not included in the application for GAHAP certification? Is it farm organization profile, vicinity map, handler's license, or the owner's biography? So alin daw po dito sa mga documents kanina? Alam ko marami yung sinabi ni Doc Odette kanina, pero alin po dito sa mga requirements na ito ang hindi nyo kailangang i-submit if you apply for GAHAP certification. So, farm organizational profile, vicinity map, handler's license, or owner's biography. Medyo madami po yung listahan nila ng requirements, no? So, you can visit their website for the complete set of requirements and for the application form. Siguro mamaya Doc Alpha, no, we flash also on the screen yung either the link or email address na pwede nilang sulatan if they want to get the list or the application form. So time's up na ba, Brooke? Yes po, ma'am. So anong tamang answer? Owner's biography po ay hindi po kasama sa document na ipinapasa po for the application of GAHAP certification. So the rest of the three, yun po yung mga kasama dun sa ating. So sino daw kayo ang pinakamabilis? Ang fastest po natin ay si Miss Ritzel Palima. Okay. Actually, po ang top scorer.